muli sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel. Sa araw na ito ay bali mayroon akong ituturo sa inyo. Bali ang gadget na ito ay isang napakahalagang bagay o gamit para sa isang technician. Bali pagka ikaw ay isang technician o electronic technician, kailangan talagang mayroon tayo nito. Ano nga ba ito ang ating tatalakayin ngayon o aking ituturo sa inyo? Okay, ito pala ay isang tester. Baka sabihin nyo o tanungin nyo, mayroon naman akong tester ah. Bakit kailangan ko pang ibang tester? Pero kasi ang tester na ito guys ay isang special na tester. Kasi bakit special? Kasi mayroon talagang pyesa ng mga TV o anong mga component na ito lang talaga o siya lang talaga ang makakapag alam kung gumagana ba ito. Pero sa ang tester, analog tester at saka yung digital tester, magagamit din naman sa mga pyesa na kaya nitong i-test. Pero special kasi dito natin malalaman kung halimbawa sa isang kapasitor, malalaman natin dito kung siya ba ay ang kapasitor ba ay nag-charge. Okay, sa analog hindi natin alam kung talaga bang nag-charge siya. Kasi pumapalo talaga yung analog. Pero kung short siya, talagang alam natin siya. Kasi mayroong kapasitor na parang normal naman ang kanyang palo, pero mahina na ang kanyang charging. So kailangan talaga natin 'to. Ano nga ba ito guys, mga ka-J? Ito ay isang dalawang trabaho kasi ito, dalawang purpose ito. Ang una ay kapasitor tester. Mylar at saka kapasitor na walang polarity. With polarity kapasitor and non-polarity kapasitor, kaya niyang i-test para malalaman natin kung ang kapasitor ba yun ay nag-charge. Okay? Hindi lang natin ito ngayon gagawin kung paano gagawin. Ang ipakikita ko lang sa inyo, ituturo ko sa inyo, i-explain ko muna kung ano talaga ang kanyang trabaho at saka ano ang mga parts na kailangan natin. Sa next video natin, saka ko na ito turo sa inyo kung paano gagawin. Step by step. Kasi medyo mahaba-haba rin to ang ating namang pag-explain. Ayoko kasing medyo mahaba ang video kasi pagka mahaba, kayo namang nanonood, baka antukin kayo. Mahulog pa yung cellphone nyo, mabasag pa. Kaya gawin natin maiksi. Maiksi, pero malaki ang makukuha ang kaalaman. Meron naman tayong sayings, small but terrible. Ayan. Ayan naman. Gagamitin natin yung katagang na yan. Katagang na yan. Okay. I-post ko muna at i-plaster ko yung yung mga kailangan nating gawin. Ang isang schematic diagram at ating tingnan kung paano siya nag-work at paano ang linya niya o kaya mga botahe na pumapasok sa mga pyesa at lumalabas doon sa ating gadget na
gagawin ngayon. Okay. Okay. Okay guys, ito na ang ating sinasabi kanina na isang capacitor tester at for the meantime backlight tester. Okay? Bali ito siya i-explain ko sa inyo. Bago sa lahat, ito ang ating kailangan. Ayan, fuse 250 by 2 amperes, isang switch, on and off switch, coil, rectifier diode, capacitor 220 microfarads by 400 volts. Ayan, resistor, isang resistor na 150k, 3 watts, pwede rin 5 watts. 2 pieces resistor 20k, 5 watts, pwede rin 3 watts. 2 pieces charging plate or sparking plate. Sa negative side at sa positive side. Okay? At yun, mayroon tayong test probe. Yung sa tester natin na test probe. Itim at saka red. Ang itim ay yun ang ating ginamitin sa negative at yung red ay sa positive. Okay. Umpisahan na natin guys, mga ka-J, ang pag-i-explain kung ano ka talaga ang kanyang trabaho nito. Okay. Isa para sa mga baguhan, ito ang symbol na ito ay AC. Mula ito sa ating kuryente, 220 volts. Yung galing sa poste. Yeah? 220 volts yan. Mayroon siyang dadaan ng fuse na yung sinasabi ko nina, 2 amperes, 250 volts. Mayroon din siyang dadaanan sa kabila, yung isang linya, switch. Okay? Dadaloy ang kuryente papunta sa ating coil. Ayan siya. Ito para ang coil kanina, hindi natin nabanggit. Ayan, ito ang coil natin. Dadaloy ang kuryente dito, na 220 volts. Yan, papasok dito sa ating rectifier diode na ito. Bridge rectifier diode. Yun ang tinatawag niya. Bridge rectifier diode kasi dalawang linya ng 220 ang pumapasok dyan. Okay? Ang symbols na ito ay 220 volts yan. AC volts ang kailangan ilagay mo dyan. Ipasok mo. Basta ganyang ano, ganyang mga symbols. Okay? Lalo na't makakita tayo ng ganito. Yung AC na yan. 220 talaga yon. Okay, ganun din sa kabila, papasok siya sa fuse, ang labas niya papunta sa, papasok naman sa coil, at lalabas din naman siya papunta, papasok sa bridge rectifier diode. Okay, ang tanong, para sa mga baguhan, ang papasok sa ating bridge rectifier diode ay 220, ano nga ba yung lalabas na? Easy pa ba siya or hindi na? Hindi na siya easy kasi DC na siya. Tinatawag dito ay direct current volts. Kagaya ng battery, ang kategori na yung battery na yan, ang voltahe dyan ay DC, direct current volts. So pagka alalahin ninyo, pagka yung 220 ay pumapasok dun sa diode, ang labas nyan ay DC na. Hindi na AC. Okay? Mayroon na siyang polarity. Hindi na talaga magkabaliktad yan. Okay, ito ang out ng ating kuryente. At saka ito ang out ng positive and negative. Ito ang out ng negative. So, itong positive na ito, ayan, idiretso na dito. Mayroon siyang nakaparallel na ano, kapasitor ito. Yan. Pag makakita tayo ng symbol ng ganito, lalo na't may symbol ng ganyan, ibig sabihin yan, with polarity kapasitor. Pero ganyan na symbols na walang plus at minus, ibig sabihin nun, kapasitor na walang polarity. Non-polarity kapasitor, gaya ng ano. Okay, pakita ko lang sunod sa inyo sa next video na ito. Ay, kita. Ayan, labas ng negative side natin. Yung negative side naman ng ating kapasitor, doon natin itatap sa negative line. At yung positive side naman, dito natin itap din sa positive side ng ating out sa ating rectifier diode. Ayan siya. At doon sa unahan naman, bandang unahan, mayroon din yung kaparallel na ano, resistor. Ayan siya. Resistor na 150K.
Okay, tuturo ko sa inyo mamaya kung ano ang trabaho nitong resistor na ito. Okay. Ang labas na naman niya, mayroon siyang sa negative line ay mayroon siyang 20K, 5 watts. Pwede rin 3 watts hanggang pataas. Pwede rin siya. Okay, ang lalabas niya papunta sa atong sa ating negative charging plate o sparking plate. Okay? Yan siya dito. Okay. At sa kabila naman, ito ang labas, mayroon din siya mang resistor na 20K pa rin, 5 watts pataas. Naka-connect din siya doon sa positive line ng ating positive out ng ating rectifier diode. Papunta siya doon sa ating charging plate o sparking plate na positive. Okay. Para naman sa ating backlights tester, ito. Itong symbols nito ay ito ang positive negative probe ng ating tester. Okay. Ayun. Ito ay positive probe ng ating tester. Negative probe ng tester. Ito ang positive probe. Pag makita niyo yung plus, ito ay positive at yung minus ay yung negative. Okay. Kahit saan niyo yan ilagay, basta yung negative ay dito sa negative din ng ating out ng ating basta yung labas na ng resistor. Huwag dito kasi hindi pa yun sinakadaan ng resistor. Dito sa labas ng resistor talaga, pwede rin kayong kukonek dito. Ayan. Connect dito. Sa ating negative probe. Dito. Ayan. At yung positive probe naman, pwede rin dito sa pinakadulo ng resistor na yan. Pwede rin siya doon. Kahit saan dito, sa dalawang ito. Sa ating schematic diagram, dito ko na kinunik para madali ninyo maintindihan na walang problema. Basta yung out sa 20K na resistor, doon kayo kukuha. Okay? Okay, ito na, ituturo ko sa inyo kung paano natin gagamitin ito. Halimbawa ito, kapasitor na 220 microfarad. Ayan. By 400 volts. Okay? Ang pagtitest natin dito, para sa mga baguhan, itong symbols na ito ay yung puti, yung may bilog. Ito ang negative line ng ating kapasitor. Yung itim naman ay yun ang pinaka positive. Okay, hahanapin niyo yung negative line dito sa ating charging plate. Okay? Ayan, halimbawa ito. Okay. Ito. Ito ang negative. So, ito naman ang negative line ng ating tester. Ayan ang Okay, ididiin natin yan doon sa dalawang plate. Yung isang plate na positive, yung paa din naman ng positive doon sa kapasitor. Ayan siya. Ayan, ganyan. Idiin nyo at least mga 10 to 15 seconds. Tapos tanggalin nyo. Tapos kahit saan sa dalawa dito, pwede. Ayan, halimbawa, iganganyan nyo. Ayan, pop. Isi-short nyo. Pag siya ay mag-spark, ibig sabihin nun, good ang ating kapasitor. Pag hindi siya nag-spark, hindi na pwedeng gamitin kasi hindi na siya nag-charge. Kasi yung charging plate naman ito, pag hindi natin yan ang positive at negative ng ating kapasitor, i-charge na ngayon ito, kapasitor natin. Pagka hindi siya nag-spark, ibig sabihin hindi siya hindi na ito nag-charge. Hindi na pwedeng mag-stack ang kuryente dito. Kasi pag spark natin, hindi na siya nag-spark. So, ibig sabihin nun, sira na. Okay? At ito naman, ang test probe na ito, ayan, gaya nito. Ayan siya. At saka ito. Ayan. Ito ay 12 volts ang supply na itong ilaw na ito, LED light. So, halimbawa, ito ang positive, ito ang negative. Hindi, para madali na lang, kasi point to point na lang tayo. Ayan siya. Ito ang positive. Positive din ang test probe natin dyan. Negative probe natin ang positive, dyan pa rin sa negative line ng ating ilaw. Ayan siya.
So 12 volts ay pwede niyang pailawin. Ang tanong, hindi ba ito masusunog yung ilaw na ito? Kasi ang labas ng ating tester capacitor na ito ay nasa 294 volts pataas. Depende yan sa mga component na ating nilagay dito. Okay? 294 volts pataas. E 12 volt lang ating tinitest. Hindi ba siya masusunog? Hindi siya susunog. Masisira. Kasi ang ating gadget na ito ay tinatawag natin na auto volts. Automatic volt voltage ito. Pagka ang kailangan ng pagkaramdam niya na 12 volts lang kanyang isusupply sa kanyang tinitest ay 12 volts na talaga ang kanyang ipalalabas doon mula sa ating gadget, yung tester na ito. Ito ngayon, ituturo ko na sa inyo ano ang trabaho na itong resistor na ito. Okay, ang trabaho ng resistor na ito ay siya ang nagdetect ng voltahe ng gadget kung ilan ang kanyang isupply sa gadget na ating itinetest. Halimbawa ng ating ilaw, gagaya nito, 12 volts. Pag ma-detect nung pag pinipoint natin ang ating test probe doon sa kanyang pinaka-polarity ng ating tester at saka sa ilaw, ramdam nitong resistor na ito na 12 volts lang ang kailangan nitong ilaw na ito. So magkukumand siya doon sa ating rectifier diode na, rectifier diode, 12 volts lang ang iyong ibibigay, ilalabas. Magkukumand siya dito sa ating kapasitor. Okay, kapasitor, 12 volts lang iyong ibibigay sa akin dahil 12 volts lang din po ang kailangan ng ating gadget, yung tinitest natin. Basta hindi susubra ng 294 volts, pwede natin i-test dito. Sana guys, mayroon tayong mga kukuhang kaalaman dito kasi kailangan talaga natin to sa ating pag-aayos ng TV. Tayong mga technician, kailangan talaga natin to. Lalo sa inyo mga baguhan, kailangan talaga natin to. Pwede rin naman natin gagamitin ang ating analog testers pag test na ito. Pero nung pag-spark, hindi kaya ng ating analog at saka digital. So, talagang accurate ito kasi makikita naman natin ang spark niya. Pag malakas yung spark, ibig sabihin, maraming butahe pang umistak doon sa kapasitor. Pag hina na yung spark niya, ibig sabihin, late na, konti na ang butahe ang kanyang ipapasok. At yun lang guys. At sana mayroon tayong magkukuhang kaalaman. At sana kung mayroon kayong nagustuhan ninyo ang video na ito, pakitulong din naman po. Tulungan nyo aking YouTube channel. At i-like nyo na lang din po. At i-subscribe nyo rin po. At i-click nyo rin ang notification bell para kung mayroon tayong susunod na video, ma-update po kayo. Okay? Yun lang.